And we're back mga ka-reps sa panibago nating bike check video. Siyempre dito yan sa Taurus Bike Shop, Marilao, Bulacan. Ayan, so ang bike check natin ngayon, ang Crestpor Ultimate Pro. Ayan, so bago ko simulan ang bike check mga ka-reps, siyempre gusto ko lang magpakilala para sa mga bago lang sa aking YouTube channel. Ako nga pala si Archery, gumagawa ng bike check videos, bike repair tips, and unboxing. So kung hindi ka pa nakapag-subscribe, syempre pindutin lang ang subscribe button para updated ka sa mga panibago nating bike check related videos. Ayan. So ano pang hinihintay natin mga corps? Simulan natin ang bike check nitong Crestpor Ultimate Pro. So mga corps, ayan atin ay bike check. Oh, napakaganda nito mga corps. Mapapasana all ka rito. Crestpor Ultimate Pro. Ayan. So, sisimulan natin ang bike check sa kanyang timbang. So, tumitimbang ito ang mga carb ng 10.4 kilograms. So, sa previous video mga carb, nag-bike check tayo ng kapatid ni Crestpor, ang Crestpor Ultimate Aero. Upgraded version ito ni Ultimate Aero. Ayan. So, sa frame niya mga carb, ang size ay 45. Ito mga carb. Yeah, so medyo maliit para sa akin ito kasi sa chart nakasa 53 ako. And ang ating top tube is 54 cm. Ayan. Smooth welding dito sa head tube, smooth welding dito sa 60, pero pagdating dito sa down tube, maraming uod ng pagkaka-welding. Ayan. Cone shape ang ating down tube, tapos sa may bandang ibabaw mga curve, medyo petite ang ating top tube. Yung karamihan sa mga nakikita natin na decals dito mga ka-erp ay water decals, kagaya nitong Crestpor, yung Ultimate Pro, tapos itong mga 6061 aluminum alloy, ICR, CRT. So mga water decals yan, pati itong Ultimate Pro na nasa fork. Yeah. So speaking of 6061 aluminum frame, mga ka-erp, itong ating fork ay carbon lodi. Ayan. Carbon lodi. Ayan. And then sa kanyang head tube mga carb, meron din siyang water decals na logo ng Crestpor. Ito. And ang size ng ating head tube is 105 mm. Ito. And then tapered. Kitang-kita natin mga carb, oh. Tapered na tapered ang ating head tube. Ayan. At dito mga ganyan mga carb sa ating seat clamp. Ganun pa rin kagaya sa Ultimate Aero, pababa siya. Pag sinikipa mo, bababa para ma-press yung ating seat post. So, ang seat post natin is Machine 11. Nakita natin, made from alloy ito, na double top. Yan. So, inuna natin ito mga car, kasi yung frame set, para isang pasada na lang tayo. Then, yung ating seat stay, medyo oblong siya ng konti. And then pagdating natin dito sa chain stay, ito yung medyo sexy. Ayan. So kung napanood niyo yung previous video natin ng Crestpor Ultimate Aero, parehas na parehas ang frame nila mga curb. Ganto rin ang geometry at design ng ating Crestpor Ultimate Aero. Ang kaibahan lang mga curb, may konti lang na decals, yun ang kakaiba sa decals. Nakalagay din doon eh, super light technology. So, ang gaang ng mount, road bike na ito. Then, dito tayo sa brake. Yung brake natin, mga carb, is Shimano 105. Ito ang ating brake brakes. Ayan, Shimano 105. Then, dito sa kabila is naka Shimano 105 pa rin. So, panalo to, mga carb. Ayan, o. Ito yata, mga carb, ito yung pag magpapakalas ka ng gulong, luluwagan mo to. Pag tapos na, saka mo siya sisigipan. So, panalo. Ganda nito, di ba? Yan. Dito na ngayon tayo sa rim set. So, ang rim set natin or wheel set, yan, lalahatin na natin. Yung wheel set natin, yung hubs natin is may tatak na formula. Sealed bearing ito, mga lodi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 20 holes. 20 pieces ang ating bakal na spokes. Siyempre, aluminum alloy, double wall na rims na 30
millimeter ang lapad. Machine 11. May sticker siya ng machine 11. Oh. And mga carp, ang gulong niya, pangyayamanin, syempre, Continental Ultra Sport na 25 millimeter. Na ang payat nito, mga carp. Ang kadalasan nakikita ko is 35. So ito, 25. So, ang payat, di ba? O, oh, ito, 700 by 25C. So, napapayatan ako dito. Medyo delikado to. Dito sa capital, Lubac, capital of the Philippines. Yan, mahirap ibahe to dito. Baka maano ka rito, mahalubak ka rito, sira ang gulong mo o kaya ang rims mo. Dito sa kabila, syempre, formula pa rin na alloy, silver ring, and by the way, quick release yung likod. Syempre, sa harap, naka-quick release din yan. And dito naman sa likod, naka 24, ganda ako nagkakamali. 2, 4, 6, 8, 10, 12. O, 24 holes, 24 pieces na bakalas po. Double wall, aluminum alloy na machine 11 na rims. Ayan, at syempre, Continental Ultra Sport na 700 by 25C. So, napakabilis na ito. Ang payat kasi ng ating gulong. At ang ating cogs. Kanina mga carb, sinisilip namin to, hindi namin masilip kaya ginawa namin, binaklas namin yan. Kaya nakita namin, Shimano 105 ang ating cogs. Walang kaduda-duda. Ayan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 speed. 11 ang pinakamaliit and 28 ang pinakamalaki. Ayun, no? Ang ganda nito, mga carb. Kumikina. Ang sarap tingnan nito pag malinis. Ayan. So, linisin mo na lang bawat rides. Ayan. At syempre, Shimano 105 na RD. Ang tigas, mga carb. Wow. Di ba? Puli niya, mga carb. Ang ganda, oh. Hard plastic to. Hindi yan yung kadalasan nakikita natin na puli na payat. Ito medyo may katabaan. Then, dito sa guide puli, ayan, matigas din to na makapal. Plastic din to, hard pulley. Ayan, hard plastic na makapal. Kadalasan kasi sa mga pulley na nakikita natin, payat eh. And kadena natin, KMC, 11 speed. Ayan o, oh, sarap gaming katano na ito, porcelas. RD natin, mga carb, IFD natin, is brace on. Siyempre, ng Shimano 105. So, syempre, may indicator dyan ng ating pagka-authenticity o yan, ng original ng ating FD. So, may sticker kasi lahat ng Shimano. And ang ating crankset, aray, naipit ako! Naipit tayo mga carb. Sakit. Halotech na gawa ng Pro Wheel Victor. Ayun o, may pangalan pa. 170mm made from aluminum alloy, removable chainring. Made from alloy lahat yan, mga carb. Pati ang chainring natin. Yung maliit na 34 at yung malaki na 50, parehas yan na alloy. Siyempre na may tatak na Pro Wheel. 110 BCD. Ayan, may nakasulat naman pala eh. Oh. O, di ba? Oh. Ang pedal natin, again, alloy. Ayan, alloy yan, mga carb. Tapos meron siyang reflectorized. Ball bearing type. Ayan, titibay yan mga carb. Alagaan nyo lang sa grasa. Yung pedal ko, one year na buhay pa rin. Basta alaga lang sa grasa. And again, machine 11 na payat. Payat to. Manipis. Yung ating foam na may haba. Ito, medyo makitid lang mga carb. And mababaw ang ating daluyan ng ihi. At maliit lang yung ating hiwa sa may banda likod para singawa ng utot. Ayan, okay ka niyo. Oh, yeah. Ang stem natin syempre 75 millimeter ang haba. No, negative, positive, pwede mong balik ta rin kung ano yung gusto mo. Na may tatak na machine 11. So made from aluminum alloy to. Ang spacer natin 10-10 saka 2.5. So tatlo yan. Made from alloy din yan. And dust cap natin made from alloy din. Ayan, no? At syempre ang ating drop bar is 400 millimeter ang haba, made from aluminum alloy. Yeah, wala akong nakikita ng tatak. Pero ang ganda nito mga carb, oh. Merong positive saka negative. So mag-a-adjust ka
ng angle ng iyong drop bar. At ang STI natin mga kerp ay Shimano 105. Ang sarap nito. Pangarerang-pangarera na to mga kerp. At nakatago or internal ang ating kable ng ating preno or ng ating STI. So palagay ko mga kerp, wala na ako nakakalimutan. So panalo to mga kerp sa mga naghahanap talaga ng hindi mo na i-upgrade. Upgraded na kasi to mga kerp. Ayan, so thumbs up sa ating road bike. So ayan mga kerp ang ating bike check ng Kespor Ultimate Pro. Ayan, so magiging pro ka dito pag itong ginamit mo. Hindi, joke lang. Ayan, nagkakalaga nga pala itong road bike na to dito sa Taurus Bike Shop ng 35,500 pesos. Siyempre, tumatanggap sila ng cash and home credit para sa mga gustong umuha ng hulugan. Ayan, so napakadali ng mag-avail ng bike dito kasi meron na silang hulugang bike, road bike or mountain bike. So ilalagay ko na lang sa description mga kerp ang kanilang Facebook link, contact number and Google Map para sa mga gustong mag-avail. Siyempre ng ating bike check na Kespor Ultimate Pro. So hanggang dito na lang mga kerp. Road to 14,000 tayo. Maraming maraming salamat. Kita-kita tayo sa susunod na video. Paalam.